sa mga establishmento. But eventually, gagawin natin yan required na sa lahat. Next week, trial implementation. Within City Hall lang po muna para makita kung may mga bugs o may mga kailangan pang ayusin sa sistema. Kung nawala niyo po yung username ninyo or nakalimutan ninyo, una, pwede isulat niyo na lang or i-save niyo sa cellphone. Pero kung nawala niyo po talaga, meron naman recover yan. Ano? Pwede naman nila recover through email or your phone number. Pero una po natin walain yung ano natin, yung mga impormasyon natin. Ito, napaka-importante. Pag may QR code tayo, protektahan natin to. At kung ipopost niyo po sa Facebook o sa Instagram o sa Twitter yung mga QR code ninyo, takpan po ninyo yung QR code. Kahit ilagyan nyo lang ng linya na ganun para hindi po manakaw yung impormasyon ninyo. Although sa totoo, wala naman access ang lahat. No? Pero mas mabuti na lang po yung safe. Sila lang naman po yung may access niyan at meron kaming non-disclosure agreement. We strictly adhere to data privacy and the Data Privacy Act. Kaya mas safe po talaga na ito pong QR code system or pasig-pas yung gagamitin natin. Kesa sulat kayo ng sulat ng impormasyon o datos ninyo sa mga establishmento, delikado ho eh. So mas maganda ho ito. So yan po, again, yan yung reason kung bakit medyo na-delay yung pagbibigay ng cash cards or ATM cards ng ating mga scholars. Sa susunod ho, pati yung mga seniors natin, pati yung mga persons with disability na ID natin, and eventually, pag meron na rin tayong city ID, magkakaroon na rin po ng QR code yun. So lahat po lalagyan na ng QR code. So multi-purpose ito. Una, para sa benepisyo ng mga merong benepisyo. Pangalawa, para sa contact tracing, nandun na rin po yung QR code. Di nyo na kailangan magdala ng iba pang ID. Ikaw ba ay may PasigPass QR code na? O ikaw ba ay nakapag-download na ng PasigPass? Kung wala pa, ay panoorin mo po ang video na ito. At muli, pinapaalalahanan ko po ang ating mga Pasigueño dyan na once nakapag-register na po kayo sa inyong PasigPass QR code at nagkaroon na nga po kayo ng inyong sariling QR code, huwag na huwag nyo po itong ipopost sa social media. Dahil hindi po natin alam kung sino po yung mga taong posibleng gumamit nito or kung ipopost nyo naman po sa social media dahil kayo po ay masaya at nagkaroon na nga po kayo ng QR code, please lang po, lagyan nyo po sila ng emoticon sa gitna upang hindi po makita po ito ng mga taong mapagsamantala. What's up mga TVnatics! Welcome back to my channel and for our today's video, pag-uusapan po ulit natin ngayon ang patungkol sa PasigPass QR code. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe! Okay mga Pasigueño at mga TVnatics, marami pa nga rin po sa atin ang mga nagtatanong kung bakit daw po natin kailangan ng PasigPass at kung para saan nga daw po itong PasigPass QR code na ito. Diba kung mapapansin po ninyo, tayo po palagi ay pumupunta sa mga SM Supermarket or pumapasok po tayo sa Liana Supermarket or pumupunta po tayo sa Robinson Galleria or pumupunta nga po tayo sa FCM or pumupunta nga po tayo sa J-Net Supermarket or kung saan-saan pang mga establishment tayo pumupunta at kinakailangan pa po nating magsulat doon sa kanilang logbook. Di ba, pagpupunta po kayo ng Mercury Drug or pupunta po kayo ng Watson's, yung iba po sa inyo ay pinagsusulat or di kaya naman po pupunta lamang po kayo sa Jollibee or pupunta lamang po kayo sa McDonald's tapos meron po kayong logbook na susulatan. Ang PasigPass QR code na ito po ay isang malaking bagay or makakatulong po sa atin upang hindi na po tayo magsulat at ilagay po natin doon ang ating personal information sa logbook nila. Kasi kung tatanungin niyo po, saan nga po ba talaga napupunta yung mga isinulat natin doon, 'di ba? At talaga bang sure tayo na natitrace nila kung meron mang mag-positive doon sa mga sumulat na yun sa logbook na yun, di ba? Hindi po eh. Kaya itong PasigPass QR code na ito ay isang malaking bagay at isang malaking tulong na rin po maging sa ating lungsod upang malaman nga po natin kung saan nga po tayo nahawa or nakuha yung virus na tinatawag natin na COVID-19. So inilansad nga po ito ng ating Pasig City LGU, itong PasigPass QR code na to upang
maging contactless na nga po. Ibig sabihin, ay hindi niyo na po kailangan magsulat sa mga logbooks ng mga establishment na pupuntahan niyo kung kayo nga po ay meron na nga pong PassigPass QR code. Okay? At ngayon nga po ay ang schedule ng implementation ng PassigPass sa City Hall at sa City Government Offices na nasa City Hall Compound. At ngayon nga pong October 15, which is kahapon po yun, Webes, ay inaasahan po na nakapag-register na po at may kanya-kanya na pong Pasig QR code ang bawat empleyado ng Pasig City Hall. At ngayon nga pong October 16, Friday, which is ngayong araw po yun, ay sisimulan na nga rin po ng OPS ang pag-i-scan ng PassigPass QR code sa mga empleyado na papasok at lalabas po ng City Hall at maging ang pagpunta po nila sa iba't ibang floors nito. May mga nakatalaga din pong OPS sa entrance at exit po ng bawat floors na malapit po sa elevators ng City Hall. At sa October 19, which is sa Lunes na nga po ito, ay ang istriktong pagpapatupad po ng PassigPass. Requirement na nga po ang PassigPass para makapasok ang mga empleyado sa City Hall at sa iba't iba pang opisina ng City Government of Pasig na nasa City Hall Compound. At para makapag-register nga po kayo sa PassigPass, pindutin nyo lamang po ang website na ito. PassigPass.pasigcity.gov.ph. At para mas malaman nyo nga po ang step-by-step na pagpaparegister dito, panoorin nyo po ang video na ito. Itundutin nyo lang po yung link na yan. Tapos may lalabas po dyan na individual sign up. So ayan po, nababasa nyo naman po, diba? Individual sign up or individual sign in or business sign up. O diba? Or business sign in. Itundutin nyo po yung individual sign up. So ayan, nakalagay po dyan yung sign up. So itatype nyo lang po dyan. So may nakalagay na po dyan na Pasigueño. Tapos yung suffix, so ang ibig sabihin po dyan kung kayo po ay the third, kung kayo po ay junior, so kung may karugtong pa pong inyong mga pangalan. Tapos paki-fill up nyo po yung last name, so syempre yung apelido nyo po yun. Tapos paki-fill up nyo rin po ang inyong middle name at paki-fill up nyo rin po ang inyong first name. Ganun din po ang inyong birth date at ang inyo pong region. So syempre, ang ilalagay nyo lang naman po dyan sa region ay NCR dahil lahat naman po ito ay required para sa bawat Pasigueño. Ang next naman po na ilalagay nyo dyan ay ang inyong city. So syempre, lahat naman po tayo ay nakatira dito po sa Pasig City. Tapos pakilagay nyo rin po dyan ang inyong barangay. So halimbawa, ako po ay sa Barangay Kanyogan. Ilagay nyo lang po dyan ang Barangay Kanyogan. Tapos ilagay nyo rin po yung unit ng number ng unit po ng inyong bahay or pakilagay nyo rin po dyan ang unit or yung apartment number po ninyo. Tapos ganun din po yung building name at yung house number or yung building number. Tapos, pakilagay nyo rin po ang inyong village or district. And then, pakilagay nyo rin po ang inyong email address. Ganun din po ang inyong mobile number. O kaya naman, kung meron po kayong landline. Tapos, saka po kayo gagawa ng username. Tapos, gagawa din po kayo ng password. And then, pagkalagay nyo po ng password, ilalagay nyo lang po ulit ang confirm password. Tapos, saka nyo po ito isasubmit. Tapos kapag na-submit nyo na po ito, lalabas na po ang QR code dyan. Tapos pwede nyo po yung i-download o kaya naman po ay i-scan nyo po. O kaya naman po ay i-screenshot nyo po iyon. Okay, paalala po muli sa ating mga Pasigueño na magpa-register na po kayo ng inyong PassigPass sa website na ito, pasigpass.pasigcity.gov.ph, dahil sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan nga po ay magiging requirements na nga po ito sa ating lungsod upang pagpasok po natin sa bawat establishmento ay hindi na po natin kailangang magsulat kung hinihingi nga po ito ng mga security guards sa harapan po ng kanilang mga pintuan bago po pumasok sa kanilang mga establishments. Ipapakita nyo lamang po ang inyong mga QR code upang kayo po ay papasukin sa kanilang mga establishment. Less sulat, less hawa, di ba? Kaya naman isang malaking bagay po na naisip po ito ng ating city upang sa ating kaligtasan. Okay. At muli pinapaalalahanan ko po ang ating mga Pasigueño dyan na once nakapag-register na po kayo sa inyong PassigPass QR code at nagkaroon na nga po kayo ng inyong sariling QR code, huwag na huwag nyo po itong ipopost sa social media.
Dahil hindi po natin alam kung sino po yung mga taong posibleng gumamit nito or kung ipopost nyo naman po sa social media dahil kayo po ay masaya at nagkaroon na nga po kayo ng QR code, please lang po, lagyan nyo po sila ng emoticon sa gitna upang hindi po makita po ito ng mga taong mapagsamantala. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!